Hello, Wadlang Signers! Welcome back to my channel. And for our today's vlog, ay nandito ako ngayon sa Pasig Museum. And ngayon nga ay ipapakita ko sa inyo ang ganda at ang lahat ng mga arts na nakalagay dito sa museum ito. So halika, samahin po ako at puntahan natin ang loob ng museum. Let's all watch this. Alam niyo ba na pinatayo ito noong 1937 ng dating mayor na si Don Fortunato Concepcion para sa kanyang asawa na si Doña Victoria. At ito namang nasa likod ko ay ang mutya ng Pasig. Isa ito sa mga simbolo ng Pasig noon na ginawa ni Fred Baltimore. At nilagay nga ito dito sa Pasig City Museum. Okay, dito sa isang silid na ito, ay ipapakita ko naman sa inyo ang lahat na mga ipininta ni Federico Estrada. Dito sa loob ng silid na ito ay makikita nyo naman ang mga larawang ipininta ni Federico Estrada. Ito ang mga lumang gusali ng Pasig City. Ipininta niya mga ito gamit ang oil-based material at talaga namang makikita nyo kung gaano kasagana at kayabong ang lugar ng Pasig City noong mga panahon ng Kastila. Tunay ngang kaaya-aya ang mga larawang ito. Kaya naman kung kayo ay nagbabalak na pumunta sa Pasig City Museum, tiyak nakahali-hali na at mabubusog ang inyong mga mata sa ganda ng mga larawang ito. Ang museum nga na ito ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bisitahin nyo na ang Pasig City Museum. Kaya tara, samahan nyo ako hanggang sa huling video na ito at ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang Pasig City Museum.
ng paintings na ginawa ng Pasig City Art Club. Alam nyo guys, isa ito sa mga nakaabaw ng pansin sa akin nung pumasok ako dito sa Pasig City Museum. Kasi parang na-amaze ako, hindi ko alam kung paano lang ginawa yung mga ganitong konsepto. Diba? Ang ganda-ganda. Tignan nyo po dito, halikali-dali. Ayan o, yung mga ganyan. Ang ganda-ganda, diba? Very relaxing. Yung mga ganitong uri ng paintings. Actually, meron pa dito sa loob eh. Kung papasokin lang natin ito, may iba't ibang uri pa talaga ng mga paintings dito na ginawa yung mga Pasig City Art Club na yan. Diba? Sipin mo nga naman kung paano na lang na-create yung mga ito. Siyempre sa bawat, diba actually, diba may kasabihan nga tayo? Picture speaks a thousand words, diba? Yung kasabihan natin. So makikita naman po natin talaga dyan, ha? Ayan, see? Ito pa, ginawa pa from heaven. Parang may bumaba talaga mga blessings from there, diba? So yeah. So kaya naman kung kayo po talaga ay nagbabalak na pumunta dito sa Pasig City Museum, huwag na kayong magdalawang isip pa. Pumunta na po kayo dito at bisitahin ang magagandang mga paintings na ito na ginawa siyempre ng ating Pasig City Art Club. Sa inyo dito sa loob na to. Okay, dito po sa loob ng silid na ito ay ipapakita ko naman sa inyo ang lahat ng artwork na ginawa ng Pasig City Art Club. Kaya naman, halika na, samahan niyo po ako at libutin natin ang silid na ito at ipapakita ko nga sa inyo kung gaano kaganda ang lahat ng art na ginawa. Sino ba naman ang hindi ma-amaze sa mga gawa nitong mga to? Diba? Spin, see? Wow, yung musay. Pati itong mga to, detail by detail. Diyos ko, paano nila nagawa yung mga ganyan? Diba talaga yung mga, ano, mga talent ay binigay sa kanila ni Lord? Diyos ko. Musay. The best. Ayan!
at nakita nga po natin kung gaano kaganda ang lahat ng mga artwork na ginawa po ng ating Pasig City Art Club. Kaya naman kung ikaw po ay nagbabalak na pumunta dito sa Pasig City Museum, ay huwag ka namang patumpik-tumpik pa. Bilisan muna at pumunta ka dito dahil meron nga silang Art Fair to Remember 2020. Ito po ay nagsimula na ng February 15 hanggang March 5 daw po ito mangyayari. Kaya naman sa mga subscribers po natin dyan, sa aking mga masugid at taga-subaybay, ano pang hinihintay nyo? Pumunta na po kayo dito at ma-amaze kayo sa ganda ng mga art na ginawa nila dito. Kaya naman, see you all next time dito lang sa Kurt TV. Bye-bye! Please don't forget to like and subscribe.